Naghahanap ka ba ng isang motor na kaya ng budget mo at tipong mapagkakatiwalaan mo sa mahabang panahon? Well, hindi naman masamang mag-invest ng isang transportasyon lalo na sa tamang paraan, yung hindi ka magsisisi at hindi ka malulugi sa pang-araw-araw na gamit mo. Kaya nga tayo bumibili ng motor para makatulong sa atin at magbigay ng kasiyahan sa pansarili nating kaligayahan. Kaya naman ang video na ito ay baka makatulong din sa'yo dahil tatalakayin natin ang top 10 motorsiklo ng Honda na may kalidad at kahit papano'y abot kayang halaga. Baka hindi mo pa alam na mayroon palang mga ganitong klaseng motorsiklo si Honda na nasa Pilipinas at yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po di mo maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Number 10. Honda XR150. Ang Honda XR150L ay isang commuter bike na kayang dalhin ng sinumang terrain riders na sasakay dito dahil sa pagiging flexible na katangian na hindi maihahambing sa ibang mga motorsiklo na may kategorya na gaya nito. Ang two-wheeler bike ay naglalaman ng pagiging agresibong kalidad na maaasahan mo sa pang-araw-araw, matitibay na suspensions at mga gulong na makakapit sa kahit madudulas, mababato at mapuputik na kalsada. Kaya hindi lamang pang city ride o long ride mo ito lubos na mapapakinabangan dahil nakadesign din talaga ang motor na ito para sa mga lugar na hindi basta-bastang napupuntahan ng mga ordinaryong sasakyan. Ang pagiging adventure type na klase din ng motor na ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong gustong mamundok at pumunta sa mga magugubat na lugar na hindi nakakailanganin pang maglakad ng napakahaba. Dahil sa motor na ito na pinapagana ng 150 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke air-cooled type na cooling system at transmission type na manual na kayang i-boost ang napakalakas na arangkada sa 5-speed na gear shifting. Nakakapag-produce din ito ng maximum output na 11.6 horsepower at 8,000 rpm at 12.1 Nm of torque naman sa kada 6,000 rpm. Ang 12 liters na fuel tank capacity ay may katipiran din sa pagkonsumo ng gasolina sa tulong ng decarburetor type na fuel system ay kayang umabot sa 45 km ang kada isang litro ng fuel nito. Ang suspensions din itong adventure bike ay naghahatid ng mas matibay na pakikipagsapalaran sa mga terrain at mabubundok at mababatong lugar. Ang front ay ginamitan ng naka-telescopic fork at rear suspension na center monoshock absorber with coil spring, kaya ang bounce at laro nito ay napakaganda rin. Sa ibang features pa nito, mga ilaw na swak at sulit din kahit papano. Dito sa motor, naka-halogen type na headlamp at mga naka-bulb type naman ang ilan pa sa mga ilaw nito. Kung pag-uusapan naman ang safety measure nitong motor, ginamitan na naka-disc type sa front wheels at drum type naman ang rear brake nito. Sa kabuang sukat ng gulong na may 90 by 90 or 19 sa front at rear tire size naman na 110 by 90 or 17 ay bagay ka lang din makakapagbalanse sa motor na ito. Sa kabuang sukat naman ng seats nito ay nasa 825 mm ay eksakto lang din gamitin ng mga tao na may height na 5'4 pataas. May bigat na 125 kg at nagkakahalaga ang kabuang presyo sa bansa ng 89,900 pesos. Number 9, Honda Supremo 150. Nai-update ang modelong ito noong 2017 pa, hindi ganun kadalas ang pagbabago dahil sa talagang pinagkakatiwalaan ng kahit na sino. Ang Honda Supremo ay isang bona fide workhorse na kayang harapin ang anumang sitwasyon na darating. Ito ay paborito din ng mga may-ari ng negosyo na gumagamit ng mga motorsiklo bilang kanilang pangunahing paraan ng transportasyon. Ang TMX Supremo ay isang maaasahang motor na ipinagmamalaki ng kilalang kalidad at pagiging maaasahang modelo ng Honda. Ang karaniwang features ng two-wheeler bike na ito ay naka-halogen type na headlamp at isang analog gauge at walang tachometer. Itong bike ay isang bare bones machine na walang anumang arte sa buong katawan at iba pang amenity na makikita sa ibang premium bike na gaya nito. Gayunpaman, ipinagmamalaki ng Japanese brand manufacturer ang pagiging maaasahan at matibay ng isang ito. Pinapagana ng 150 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke air-cooled type na cooling system na gumagawa ng sapat na maximum output na 11 horsepower sa kada 7,500 rpm. At 11.60 Nm of torque naman sa kada 5,000 rpm. Dahil sa lakas ng torque na output nito ay kinakaya ang maghakot ng mabibigat na bagay, kaya ang ilan ay nilalagyan ng sidecar pang hanap buhay.
Pati na rin ang sapat na fuel tank capacity na 10.3 liters ay kaya ring maging matipid sa konsumo na umaabot sa 50 km per liter. May matitibay na suspension sa front na ginamitan ng naka-telescopic fork at rear suspension naman na dalawang shock absorber. Ang brake system nito ay parehong naka-drum brake type sa front and rear at may seating height itong motor na 782 mm at tumitimbang ng 125 kg. Sa kasalukuyan, ito ay nagkakahalaga lamang ng 78,900 pesos dito sa bansa. Number 8, Honda XRM125. Ang Honda XRM ay isa sa pinakasulit na motorcycle bike ng Honda na mabibili mo sa panahon ngayon. Kung hanap mo ay isang matipid na motor na magagamit sa pang-araw-araw at mula sa kilalang brand na pinagkakatiwalaan na at may murang halaga, ay itong motor na XRM na nga ang mai-offer ko sa iyo mula sa pagiging praktikal sa pangmatagalang gamit, may katipiran at pagiging sulit sa lahat ng lakaran na hindi lang pang-service o panghanap buhay, maging sa ilang aspetong pang-physical ay napakainam. Ganyan ang ipamamalas sa iyo nitong Honda XRM na isa ring underbone type na klase ng motor. At ang pagkakaroon ng isang estilong mas pinahusay na commuter bike na handang gumawa ng napakagandang biyahe sa pang-araw-araw at hindi pangkaraniwang mga pakikipagsapalaran dahil kaya na rin itong makipagsabayan sa mga 150cc motorcycle sa bansa. Para sa bagong update ng modelong ito ay ginawang mas matibay ang modern image at kapansin-pansin ang panglalaki nitong hugis ng buong body figure. At bagong stripe na disenyo sa mga external graphics nito na very sporty looking na pang-adventure talaga. Mas pinatunayan ang pagiging thriller type bike ng motor na ito sa bagong pormahan na nagpapakita ng kaakit-akit na disenyo para sa mga taong may hilig mamundok o makipagsapalaran sa mga terrain o mga bulubunduking lugar. At sa pagkakaroon ng pinalakas na katangian ng makina na powered by 124.8 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4 stroke 2 valves at naka single overhead camshaft engine at fuel injected type na fuel system. Ngunit pag sa cooling system ay naka-air-cooled type pa. Pero hindi naging issue yan para sa maraming owner na nakasubok ng performance nito. Hindi ganun kainitin ang makina kaya sa long ride ay sobrang tatag na rin talaga. Kung nagtataka ka kung bakit, base na rin sa ilang pagsasaliksik ang motor na 125cc o yung mas maliliit pa na makina ay hindi naman talaga kailangan pang i-upgrade sa liquid cool type na cooling system. Dahil sa hindi naman ganun kainitin ang makina ng mga ito. At ma-example na nga natin ang Yamaha Motors na kalimitan sa mga motor nila na 125cc pababa ay karamihan hindi pa naka-liquid cool type ang cooling system. Medyo magastos ang maintenance at halos pare-pareho lang din naman kasi ang performance na nagagawa sa makina nito. At mabalik na nga tayo sa ilan pang detalye ng makina nitong motor. Ang bore and stroke size nito ay nasa 52.4 mm by 57.9 mm. May compression ratio na 9.3:1 at naka-manual transmission type na may 4-speed na gearbox na kaya mag-produce ng maximum output level na 9.5 horsepower sa kada 7,500 rpm. At 9.55 Nm of torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Sa tinagal-tagal na ng motor na ito sa bansa ay talagang kilalang-kilala na rin ng marami ang performance na nagagawa nito sa actual road riding. Sobrang gaang dalhin, compatible sa pang-araw-araw na gamitan lalo na sa mga taong hindi naman ganong kalakihan. Ay bagay na bagay ang motor na ito, hindi rin kasi ganong kalaki ang buong sukat ng body nito. Kaya abot at kaya rin i-manage ng mga lady rider natin. At sa pagiging mabilis na arangkada, ito ay nakapagtala na rin ng pinakamabilis na takbo na umabot sa 116 km per hour. Hindi man ganun kabilis gaya ng inaasahan natin ay sobrang tipid naman din talaga nito sa fuel consumption na may 65.4 km ang naitatakbo bago pa man mabawasan ng 1 litro. Kaya hinirang din sa bansa na isa sa pinakamatipid na motorsiklo na magagamit mo sa panahon ngayon lalo na sa patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina. Chat very advisable to kung ito man ang first choice motorcycle mo at may fuel tank capacity ito na 3.9 liters lamang. Bagay lang din yan sa pagiging manipis ng body frame at mas pinagaang na timbang na kahit na mga beginner ay madaling mapag-aralan.
Ang mga ilaw nitong motor mula headlamp na naka-halogen type at ang mga turn signal lamps maging ang tail lamp naman nito ay naka-bad type naman. Maliwanag na rin naman kaya kahit sa madidilim ay visible ka na. At para sa iba pang informasyon na mas magpapakubinsi pa sa'yo, ang motor na ito ay madali na rin hanapan ng mga spare parts kung sakaling kinakailangan mo ng mga papalitang parts mula dito. Dahil ito ay Philippine made kaya madaling hanapan sa bansa at hindi lamang din sa bansa na kilala ang Honda XRN, maging sa ilan pang bansa gaya ng Taiwan at New Zealand ay naipalaganap na ng Philippine-made motorcycle bike na Honda XRN ang kasikatan at pagiging reliable nito. Para sa kabuang presyo nito, mga kaibigan, ito ay nagkakahalaga sa kasalukuyan mula sa pinakamababang presyo na standard variant na umaabot sa 71,900 pesos hanggang sa pinaka-top-end variant na 75,900 pesos dito sa bansa. Number 7, Honda Click 125. Isa sa pinaka-best-selling motorcycle scooter ng Honda sa bansa ay itong Honda Click 125. Sa dami ng napatunayan sa masa, ang pagiging dekalidad, maaasahan at mapagkakatiwalaan sa pang-araw-araw na gamit. Ang game changer na ito ay nagpamalas na rin ng angking bilis na performance sa actual. Mga upgraded features gaya na lamang na naka-full LED type na lighting system, digital instrument cluster with engine check warning, USB port charging system ay iilan lamang din sa magugustuhan mo dito na sinamahan ng napakaangas at may pagka-dissenting pormahan na maaari mong magamit hindi lamang din sa city ride, long ride at sa iba pang ride na madalas ito rin kasi ang ginagamit ng mga delivery rider sa bansa dahil sa ilang convenient at satisfying features na makikita mo dito. May malaking underseat compartment storage, may retractable hook, malawak na front footboard at may console pocket na lagay ng ekstrang gamit. Ang scooter bike na ito ay pinapagana ng 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke single overhead cam, 2 valves at may cooling system na liquid cool type. Ang fuel system nito ay naka PGM FI, kaya makakatipid ka rin sa pang-araw-araw na gastusin sa pamasahe. Tumatagal sa napakahabang biyahe ang naka-automatic transmission type na CVT at gearbox na variable speed na kaya ring mag-produce ng maximum output na 11 horsepower sa kada 8,500 rpm at 10.8 Nm of torque naman sa kada 5,000 rpm. Dito sa bansa, ito ang paboritong gamitin ng marami. Dahil kat papano ay hindi na rin naman nagpapauli ang bilis nito sa nakararami. May average top speed na umaabot sa 110 to 115 km per hour at kayang kumonsumo ng 45 to 50 km sa kada isang litro. May fuel tank capacity na 5.5 liters kaya malayo-layo na rin naman ang malalakbay mo gamit ang motor na ito. Sa chassis and suspensions ay wala ka rin po problemahin dyan dahil sa ginamitan ng naka-telescopic fork sa harap at single shock absorber naman sa rear suspensions nito na napaka-reliable at hindi matagtag gamitin. Ang bawat gulong ay naka-tubeless na nakasampa sa 14 na pulgadang alloy mags nito. Ang motor na ito ay tumitimbang ng 111 kg at may seating height na akmang-akma din sa sukat natin na 769 mm. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ang presyo nito ng 80,000 to 84,000 pesos dito sa bansa. Number 6, Honda TMX 125. Isa rin sa pinakamatatag na classic bike ng Honda ay ang TMX 125 Alpha na kung saan ay pinagkakatiwalaan na rin ng marami pagdating sa pagiging malakas at tibay ng makina na kayang gawing panghakutan kung kinakailangan. Kung naghahanap ka ng budget-friendly na motorsiklong pangnegosyo, isa rin siguro sa may a-advise ng marami ang motor na ito. Dahil bukod sa pwedeng lagyan ng sidecar ay napakainam din talagang gamitin pang daily commuting system. Tumatagal din talaga ang kalidad ng motor nito gaya ng iba na ginawa pang pang-deliver sa araw-araw. Ang pagiging klasikong design na sinamahan ng mga features na kahit papano ay hindi na rin naman napag-iiwanan. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke,
OHB at naka 2 valves at ang cooling system naman nito ay naka air-cooled type pa. Pagdating naman sa fuel system, ito ay naka carburetor type, ngunit matipid naman sa fuel consumption na umaabot sa 50 km per liter. Ang fuel tank capacity nitong motor ay may kalakihan na rin na kayang kargahan ng 8.6 liters na full tank. At malakas na makina na may maximum output level na 9.6 horsepower sa kada 8,000 RPM habang ang maximum torque naman ito ay 9.1 Nm sa kada 6,500 RPM. Sa average top speed, ito ay nakagagawa ng hanggang sa 100 km per hour. At para sa iba pang specs nito mga kaibigan, ang ilaw nito sa lahat ay nakabagtay pa ang headlight at mga turn signal lamps at ang taillight nito. Pagdating naman sa suspensions and brakes, sa front ito ay naka-telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay naka-dual shock absorber. Ang front and rear brake nitong motor ay pareho ng naka-drum brake type pa. May kabuang sukat ang gulong nito sa harap at likod na tas size 18. At para naman sa dimensions, ang seating height ng motor na to ay 759 mm na kayang upuan ng hanggang sa 5 flat ang height at may bigat na 113 kg na kayang-kaya rin imaniubra. Sa kasalukuyan naman, ang presyo nitong motor ay nasa 56,900 pesos lamang dito sa bansa. Number 5, Honda RS125. Isang Japanese brand entry ng underbone segment ang commuter bike na ito. Maasahan pang city ride dahil sa hindi kalakihan ay tiyak na mapapakinabangan sa mga siksikan at matatrapik na kalsada. Ginawa ito ni Honda para magsilbing katuwang ng mga taong nakatira sa syudad at nahihirapan sa pang-araw-araw na biyahe. Kung nagpaplano kang bumili ng isang motor na magagamit, ay isa rin sa mai-offer sa iyo ng Honda itong RS125. Hindi ganun kamahal at napakadali lang din imaniobra. Ang street bike na ito ay may kabilisan din na hindi basta-basta ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity na single cylinder 4-stroke 2 valves, air-cooled type na cooling system at PGM-FI na fuel system. Pinapagana ito ng naka-semi-manual transmission type at 4-speed na variable gearbox na kaya mag-produce ng maximum output level na 9.5 horsepower sa kada 7,500 RPM at 9.5 Nm of torque naman sa kada 6,500 RPM. May average top speed na umaabot sa 115 km per hour na nahihigitan pa nga kung minsan. Naka Euro 3 compliance na rin kahit papano ay eco-friendly. Sa motor na ito ay hindi nawawala ang analog type na instrument panel na may kasamang gear indicator. Merong kasamang U-shaped na underseat compartment storage na kahit papano'y malalagyan din ng maliliit na gamit. At ang mga ilaw nitong motor ay napaka-reliable na rin sa madidilim na klase ng lugar. Naka-halogen type na headlamp at naka-bulb type naman ang iba pang mga ilaw nito. Pagdating naman sa safety measure, ito ay ginamitan ng disc type sa front at drum brake naman sa rear brake nito. Ang mga suspensions ay naaayon lang din sa iyong paggagamitan, hindi ganong katagtag at malaro ang bounce nito. Naka-telescopic fork sa front at swing arm naman ang rear suspension nito. Mga gulong na may kabuang sukat na size 17 at seating height na 767 mm na kayang sakyan ng hanggang sa 5'2 ang height. Tumitimbang ito ng 104 kg kaya madaling imaniobra sa sobrang gaan. Sa kasalukuyan, nagkakahalaga lamang ang kabuang presyo nito ng 75,900 pesos dito sa bansa. Number 4, Hobbit 110. Isang motorsiklo naman ng Honda na very affordable package. Binuo ito sa bansang Japan at nagtala ng pinakamabentang motor din sa kasaysayan. Ang pagiging automatic motorcycle scooter naman ng isang ito ang siyang nagpalakas palalo ng imahe nito sa marami. Hindi nagkakalayo sa Mio Sporty ng Yamaha ang body size na napaka-reliable din gamiting riding body. Ginawa ito bilang pang-service araw-araw ng mga taong sawa na sa mainit na traffic sa kalsada. Ang pagiging maliit din kasi na klase ng motorsiklong ito ang tanging advantage nito dahil mas madaling mong maisisingit at mas madali ring imaniobra. May kalakasan sa makina at may katipiran sa gasolina. Complete package kumbaga. Kung naghahanap ka ng isang otomatikong motorsiklo ngayon, baka para sa iyo na nga ang motor na to. Sa kabuang makina, ito ay powered by 110 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead cam with 2 valves at naka air-cooled type naman ang cooling system nito. Pagdating naman sa fuel system, ito ay naka injected type na
Kaya pagdating sa patipiran ay mapapalabang ka talaga sa mahabang biyahe na kaya nitong gawin. Sa pagkakaroon ng fuel tank capacity na 4 liters ay kayang kumonsumo ng 60 to 65 kilometer per liter. Ganyang katipid ang motor na ito kaya madalas ito rin ang tanging takbuhan ng mga delivery rider sa bansa. Na kahit papano ay may kalakasan na rin naman ang makina. Sa pagkakaroon ng maximum output na nakagagawa ng 8.68 horsepower sa kada 7,500 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 9.21 Nm sa kada 6,000 RPM, na pagdating sa average top speed ay nakagagawa din ng pinakamabilis na takbo na umaabot naman sa 95 km per hour. Pagdating naman sa ibang bagay na meron ito, ang underseat compartment storage nito ay may flat footboard at mga bulsa sa harapan. Naka-bulb type lang din ang mga ilaw nito na kahit papano ay visible ka na rin naman sa mga madidilim na kalsada. Pagdating sa suspensions and brakes sa front, ito ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay naka-single shock absorber. Ang braking system naman nito sa front ay naka-single disc, habang naka-drum brake type naman ang rear brake nito. Sa kabuang sukat ng seating height, ito ay may 740mm. Hindi ganun kataas, kaya kahit 5 flat ka lang ay kayang-kaya mo na. Ang buong bigat ng motor na ito ay nasa 93 kg. Mas madaling imaniubra at isingit-singit. Sa kasalukuyan ay may tatlong klaseng variant ang motor na ito. Ang Fashion Street, ang Street at ang Premium na ISS version. Madalas na napapansin lang na magkakaiba ang mga ito ay sa mga decals at design pang external. Sa kabuang presyo, ito ay nagkakahalaga ngayon mula sa 70,900 hanggang sa 73,900 pesos. Number 3, ang Honda Wave 110 Alpha. Isa sa pinakaunang sumikat na nameplate ng Honda ang Honda Wave mula pa noong 1995. Habang iilan pa lamang ang mga motor sa kalsada, ay nagpapasikat na ang Honda Wave bilang isang reliable na commuter bike na may underbone design, at hanggang ngayon ay masasabing consistent pa rin ang performance ng scooter bike na ito sa ating bansa. Kaya naman magpahanga ngayon ay hindi nawawala at marami pa rin ang tumatangkilik dito, lalo na sa napakababa nitong halaga at di masusukat na kakayahan sa kalsada na pinapagana ng naka-single cylinder 4-stroke air-cooled engine na nakadugtong sa constant mesh 4-speed transmission at may kasamang 109.16 cubic centimeter na displacement. Meron naman itong power na kayang maglabas ng 8.1 horsepower at 8.46 Nm of torque. Ang 3.7 liters na fuel tank capacity nito ay may kasamang carburetor fuel supply system na kayang kumonsumo sa napakatipid na paraan na umaabot sa 50 to 60 km per liter. May kick at electric starting option kasama ng DC CDI ignition system. Ang two-seater scooter bike na ito, pagdating sa kanyang suspension sa front, ito ay naka-telescopic fork at rear suspension na dual shock absorber. Tumitimbang ng 99 kg at may seating height na 766mm. At dito sa bansa ay may dalawang variants ang inilabas nito. Sa halagang 44,900 ay makakabili ka na ng Honda Wave 110 Alpha. Number 2, ang Honda Genio. Isang cool at may pagka-retro type na scooter mula din sa Honda ay nagbibigay naman ng kaaya-ayang dating para sa marami dahil sa ilang detalyeng pang external na kahit sinong mga newly generation ay mapapabilib sa pormahan ng isang ito. Ang cool na design ng pagka-old school na binahagian din kahit papano ng mga makabagong specs and features para sa nilalaman nito. Gaya na lamang ng naka-LED type na headlamp with accessories power outlet na pwede mong gawing charger ng cellphone. Ang circular shape instrument cluster na naka-digitalize ay nagbibigay din ng mas malinaw na impormasyon sa makakagamit nito. With pass switch engine check warning at may security feature sa ignition system na shutter lock. Ilan lamang yan sa mga nilalaman pa nito. Pagdating naman sa makina, ito ay pinapagana ng 110 cubic centimeter na displacement capacity na a single cylinder, 4-stroke single overhead cam, air-cooled type na makina at may fuel system na PGM-FIO program fuel injected.
May fuel tank capacity ito na 4.2 liters at kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 55 kilometer na takbo. Hindi rin nalalayo sa ibang scooter ni Honda ang transmission nito na ginamitan ng continuously variable transmission with gearbox na variable speed na kayang mag-produce ng maximum output level na 8.85 horsepower sa kada 7,500 rpm at 9.3 Nm of torque naman sa kada 5,500 rpm. Maganda rin pang long ride ang isang ito dahil sa ilang convenient features na meron din ito. Hindi nakakangalay upuan ang makapal na foam ng seats, may front footboard with retractable hook at may under seat storage na pwedeng paglagyan ng mga gamit. Ang mga suspensions na napaka-reliable na ginamitan sa front ng naka-telescopic at rear suspension na swing arm, single shock absorber at mga safety measures sa braking system na naka-single disc type sa front at drum brake naman sa rear nito. Hindi rin nakaka-hassle ang mga gulong na naka-tubeless na at alloy naman ang mugs na may kabuuang sukat na 14 at itong motor ay tumitimbang ng 89 kg na kayang-kaya ding dalhin ng mga lady rider natin. Ang seating height nito ay may kababaan lang din na may sukat na 740 mm na may kasalukuyang presyo naman dito sa bansa na 72,900 pesos. Number 1, ang Honda Dio. Isa sa aim ng motorsiklong ito ang i-cater ang mga taong nagbabalak magmotor kesa mamasahe sa pang-araw-araw. Isang budget-friendly na scooter mula sa Honda na nagbibigay din ng tsansa sa mga taong nangangarap magka-scooter na mula sa kilalang brand sa abot-kayang halaga lang. Pero sulit naman sa mga nilalaman, may katipiran sa gasolina at may kalidad na maaasahan. Pinapagana ito ng 109 cubic centimeter na displacement capacity, naka-single cylinder, four-stroke, single overhead cam, at naka-air-cooled type na cooling system. Di gaya ng ibang scooter ni Honda ang commuter bike na ito, pagdating sa kanyang fuel system, ito ay naka-carburetor pa. Pero hindi yan naging hadlang para mas maging matipid palalo ang konsumo nito sa gasolina. Dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 60 kilometer na takbo. Ganyan katipid ang isang ito kaya talagang tinatangkilik din ng marami sa atin. May 5.3 liters na fuel tank capacity at naka-CVT type ang transmission with variable gearbox na kayang mag-produce ng maximum output level na 7.89 horsepower at 7,500 rpm. At 8.91 Nm of torque naman sa kada 5,000 rpm. Ang average top speed nitong motor ay hindi bababa sa 78 to 80 km per hour. Kung di ka naman maselan at ang hanap mo lamang ay may magamit sa kada araw na pakikipagsapalaran, isa na rin sa mai-o-offer sa iyo ng Honda itong DU110. Nagbibigay din ng komportabling pagsakay dahil sa makapal na foam ng seat at mga reliable suspensions na ginamitan ng telescopic fork sa front at swing arm single-sided monoshock absorber naman ang rear suspension nito. May underseat compartment storage na rin itong motor na pwedeng paglagyan ng ibang bagay, mga ilaw na kahit papano ay maliwanag sa gabi, naka-halogen type na headlamp at mga naka-bulb type naman ang iba pang ilaw nito. Ang seating height ay umaabot sa 765 mm, eksakto lang din para sa typical na height natin. Tumitimbang ng 104 kg at may kasalukuyang presyo dito sa bansa na 62,400 pesos. So siguro naman ay nalaman nyo na rin ang mga motorsiklo ni Honda na kahit papano ay affordable at hindi lalampas sa 90,000 pesos. Makakapamili kayo ng maayos sa pamamagitan nitong video at mapag-aaralan nyo kung ano nga ba ang motor na pipiliin nyo. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang din dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa.